Iginit ng Maynila, natuloy ang kanilang water service interruptions sa Metro Manila at Karatig, Lalawigan. Ito ay bilang paghanda sa posibleng epekto ng El Nino sa supply ng tubig. Ang MWSS sinabing kihirit sila ng dagdag na alokasyon ng tubig para maagapan ang mahinang supply nito. Si Clazel Pardilla sa report. Rise and shine, Clazel. Balak magnegosyo ni Shirley ng samalamig ngayong tag-init, pero pinag-iisipan din niyang umuwi na lang ng probinsya sa darating na Holy Week. Problema kasi rito sa Maynila ang tubig. Matindi pag wala talagang tubig, di mo maugasan yung mga paninda mong iluluto. Hindi ka makakalaba kasi dun may mga ilog, dagat, meron ganung ano, dito wala. Talagang aasa ka lang sa ano ng tubig, sa dating ng tubig. Sinimula na ng Maynila ang malawakang water service interruptions sa higit 1 milyong kabahayan sa National Capital Region at Karatig na probinsya. Medyo nababahala tayo dahil alam natin na may parating na El Nino. Nilabuti natin na gumawa ng conservation measure para ma-stretch natin yung remaining stored water sa ating dams. Nakapagbibigay pa ng 50 cubic meters per second ang Angat Dam, pero may pagbaba na ng level ng tubig sa Ipo at Lamesa Dam. Yung water level sa Ipo, bumababa na siya. Pag mababa yung water level sa Ipo, ramdam ka agad ng ating treatment yan. Sa kabila nito, iginiit ng Metropolitan Water Works and Sewerage System Corporate Office. Wala po tayong water interruption sa kadahilan ng ang supply po naman natin sa Angat ay sufficient. Tinatawag ng MWSS ang Maynilad para kausapin. Isinama na rin ang Manila Water. Nagkaintindihan naman anila ang tanggapan at dalawang konsesyonaryo na kailangan mapreserba ang tubig sa Angat Dam ngayong tag-init at nalalapit na ang paghagupit ng El Nino. Pero para maiwasan na lang o mapaliit ang oras na walang tubig, ayon sa MWSS. We try to get the assistance ng dalawang konsesyonaryo, magtulungan sila para po mabawasan po yung malawakang water interruption ng Maynila. Meron po kasing possibility na si Manila Water po makapagbigay po ng tubig po na galing po sa cross-border ng system po nila. So makakatulong din po ito para po mabawasan talaga po yung water interruption. Humiling din ng karagdagang alokasyon ng tubig ang MWSS sa National Water Resources Board. 52 cubic meters per second ang hirit na alokasyon na mas mataas sa kasalukuyang 50 cms. At kung papayagan po ito, ma-address po yung problema ni Maynila tungkol po sa water interruption dahil po madadagdagan po yung supply para sa distribution network po ng Maynila. Inaasahang babalik sa normal ang supply ng tubig ng mga customer ng Maynila kapag inaprubahan ang hiling ng MWSS. Wala pang tugon dito ang NWRB. Sa ngayon, iiral pa rin ang water service interruptions ng Maynila na maagang pinitensya para sa may-ari ng car wash na si Jong. Siyempre stress dahil patay negosyo. Yun ang buhay namin, tubig. Tubig. Kahit mawala ng kuryente, pwede namin buhusan. Clazel Pardilla para sa morning show ng bayan, Rise and Shine Pilipinas.